ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Paalala sa lahat ng bago dito sa aking vlog or dito sa aking YouTube channel or dito sa aking Facebook Live, kung ikaw ay bago at ayaw mong nakakarinig ng mga salitang hindi ka nais-nais, kagaya ng putang ina mo, bobo ka, tarantado ka, uki ng ina ka, leche ka, punyeta ka, isa lang ang ibig sabihin yan, hindi ka welcome dito sa aking channel. Ha? Kung ayaw mong masabihan na isang putang ina mo, layas! Okay, magandang gabi mga kaibigan, magandang gabi. Iyan ho ato sa mga bago sa ating live. Kung ikaw ay isang relihiyoso, ikaw ayaw nakakarinig ng mga lingwahe niya, ayaw na marinig, pakinggan mo po ito. Paalala sa lahat ng bago dito sa aking vlog or dito sa aking YouTube channel or dito sa aking Facebook Live, kung ikaw ay bago at ayaw mong nakakarinig ng mga salitang hindi ka nais-nais, kagaya ng putang ina mo, diba? Bobo ka, tarantado ka, uki ng ina ka, putang ina mo, punyeta ka, isa lang ang ibig sabihin yan, hindi ka welcome dito sa aking channel. Ha? Kung ayaw mong masabihan na isang putang ina mo, layas! Okay, ha? Magandang gabi. Shout out nga pala sa aking asawa na si Michael Calione. Oo. Hindi ko lang alam kung saan lupalop galing yan. Hi baby, good evening. Ay, Ma'am Pema, pakinggan mo ito, minasabihin ako. Kilala mo itong taong to, official ng gobyerno. Blood item ko na muna to. Oo, blood item ko to. Hindi ko muna papangalanan kung sinong official ng gobyerno na nangolekta ng 4 na milyon peso. Apat na milyon ang kinolekta. Ang kasama ko ay baboy, ako'y iniwanan ng alaga. Okay. Naisipan lang natin mag-live eh, kaya mag-live tayo. Ito ay kau na ang isang binata. Silang lahat ay hindi kalbo. Ako'y naging isang palaboy. Ang ating mga balalang ay walang kwenta. Ang kawawang basya may bandong ba? Ako ang kawawang kalbo, ang GF ko'y pinmood ko, ang pera ko'y inubos sa labo na puso'y sinanglan niya ang lahat. Alahas, pahalat, lupa at mga alaga. Tapos siya ay biglang lumalas. Sumama siya sa lumahang durugas. At ako'y natigis at mas walang malas. Ang kawawang tango may balang-balang balat, pero di naman tumatama. Ako nga ang kanto, para rin nag-iisa, umangal na rin basang-basa.
ko'y pinulot ko, ang pera ko'y pinulot ko sa lato ng puso'y sinalala ang lahat, ang lahas, pahalat, lupa at mga alaga. Tapos siya ay biglang lumayos, subanga siya sa manurugas, at ako'y natiis sa nawalang malas. Ang kawawang basel, may balang-balang balat, pero di naman kumakamba. Ako nga ang tango, palaging nag-iisa, unang balagang basa-basa. Okay, magandang gabi, magandang gabi po mga kaibigan. Magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao. At sa mga siraulong basher ko, mga ulul kayo, magkanda matay na kayo, mga pendeho kayo. Ha? Ito, bago tayo mapunta sa mga topic about do sa mga estudyanteng gago sa UP Diliman, alam nyo ba mayroon tayong kaibigan? Opisyal na lang. Tawagin na lang natin siya, isang opisyal ng gobyerno. Appointed ni Pangulong Duterte. Ah, kaibigan natin to, kaibigan ko. Hindi ko na kayo bibigyan ng clue kung anong tanggapan ito. 4 na milyon lang naman ang tinanggap niya. 4 na milyon sa isang contractor. Ah, 4 na milyon peso tinanggap niya sa isang contractor. Ah, at take note to. Ang pagkabigay ng 4 na milyon, hindi po bank to bank. Hindi po cheque to cheque. Cash to cash ang bigayan. Isang bagsakan, tumataginting na 4 na milyon. Ano ang kapalit? Siyempre, kontraktor yan. Proyekto, project, ang kapalit ng 4 na milyon na sila ay papasa. Ha? Malalaman niyo yan sa susunod na linggo kung sino ang kontraktor na kinikilan at sino ang kumikil na appointed ni Pangulong Duterte kapalit di umano ng proyekto na yan. Ha? Malalaman niyo po yan sa susunod na linggo kung luluubin pa na tayo ay buhay pa ayon sa awa at tulong ng ating puong may kapal. Okay? Malalaman niyo po yan guys kung sino yung tinutukoy itong opisyal na appointed ni Pangulong Duterte. Sinabi ko pong appointed ng Pangulo, wala pong kinalaman dyan ang Pangulong Duterte. Ha? Malalaman niyo po yan. Baka sabihin niyo, ba't hindi po ba binabanggit ang pangalan ninyo? Takot ka ba sa kanya? Hindi ako takot sa kanya. Ha? May kukunin pa akong ibang detalye para kompleto ricados tayo. Blunt item pa lang to. Mamaya ipuporward ko to doon sa official na tinutukoy ko. Paalala! Sa lahat ng bago. Okay, kung bago ka rito, pakinggan mo po ito ha. Kung ikaw ay first timer ka lamang dito sa aking live, para hindi ka magmukhang tangat, hindi ka magmukhang bobo, pakinggan mo maigi ito. Paalala! Sa lahat ng bago dito sa aking blog or dito sa aking YouTube channel or dito sa aking Facebook live, kung ikaw ay bago at ayaw mong nakakarinig ng mga salitang hindi ka nice-nice, kagaya ng putang ina mo, bobo ka, tarantado ka, putin ang ina ka, leche ka, kunyeta ka, isa lang ang ibig sabihin niyan, hindi ka welcome dito sa aking channel. Ha? Kung ayaw mong masabihan na isang putang ina mo, layas! Yes! Ayan po ha! Malinaw po ang sinasabi ko kung ayaw mo pong makarinig ng mga salitang putang ina, kantutan, gago, ulol, lumayas ka dito sa aking live dahil hindi ko kailangan ng santong nakikinig. Kung gusto nyo po ng mga salitang kagalang-galang, kung gusto nyo po ng salitang makadyos, sa simbahan po kayo pumunta. Pumunta po kayo sa channel ng mga mapagdasal. Ha? Doon po kayo pupunta. Huwag dito sa akin. Una sa lahat, ang sinasabi ng mga unggoy nitong presidente, no, president to eh, itong Froilan Cariaga, UP Diliman Student Council Chairperson. Oh. Ang sabi niya, pakinggan natin,
pakinggan nga natin. Napanood nyo na to eh, nung pinost ko noong isang araw. Tengo na mag-aaral ng UP Diliman sa Bantani Duterte, natanggalan ng pondo ang UP kung itutuloy ang strike namin. Sige, subukan mo, makikita mo kung gaano ang ilalaki ng mga pagkilos ng mga kabataan in the first place. Kaya kumikilos na yun ang kabataan, kaya napipilitan na lumaban ng kabataan dahil sa kahirapan sa edukasyon, dahil sa palpak at bahamak na pagturon ni Duterte sa pandemya, napilitan ng mga paaralan na mag-shift sa online learning na walang sapat na pondo, walang sapat na paghahanda. Ngayon, dahil sa kahirapan sa edukasyon... Okay, stop! Ano ang sabi mo, Froilan? Alam mo, kaibigan na tanga, guwapo ka. In fairness, guwapo ka. Ha? Pero tanga ka. Ha? Tanga, idiot, bobo. Ang sabi mo, maraming kasalanan si Duterteng kapalpakan dahil sa online classes. Saan ka ba pinanganak? Saan ka ba nag-aaral? Sa planeta ka ba nag-aaral? Di ba nasa mundo ka? Pilipinas lang ba ang mayroong ganyan problema? Pilipinas lang ba ang nakakadama ng online classes? Hindi ba buong mundo? Hindi lang tayo. Ha? Wag, alam nyo, tama yung sinabi ng isang kaibigan ko na ang pangalan Inay Mary Ann Victoria. Oo. Huwag nyong araw-arawin ang libre na pagiging tanga. Ha? Wag, ini-enjoy ninyong pagiging tanga eh. Ha? Napanood ko yung ganinang word na yon na sinabi ni Inay Mary Ann na masyado kayong kasi libre kasi ang maging tanga eh. Kaya sa sobrang libre ang pagiging tanga, ini-enjoy ninyo ang pagiging tanga. Ha? Putang ina. Ha? Huwag nyong gawin, huwag nyong karirin ang pagiging tanga. Tapos may lakas loob pa kayo na magbanta sa administrasyon. Ha? Na pababagsakin si Duterte. At ang sabi nyo pa, hindi na kayo papasok hanggat si Duterte ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Mga ulupong. Ha? Mga tanga. Baka bukas po guys, baka magkaroon tayo ng pagkakataon, ma-interview ang grupo, nung grupo ito. Baka magkaroon tayo itong Liga ng Mga Magulang. Liga ng Mga Magulang ng mga estudyante dyan sa UP Diliman. Baka magkaroon tayo ng pagkakataon na may ma-interview tayo. May kakausapin ako bukas. Mm-mm. Ha? Inaaraw-araw yung pagkatanga nyo. Ha? Yung pagka-estupido ninyo. Huwag nyong araw-arawin yan. Huwag nyong sagadin. Ha? Utang ina nyo. Ha? Sino bang administrasyon ang gusto na magkaroon ng ganitong problema na pandemic? Ha? Alam ba ng isang gobyerno na magkakaroon tayo ng ganitong problema? Pilipinas lang ba ang nakakadana sa pandemic? Halos buong mundo, buong bansa. Hindi lang Pilipinas. Ha? Ha? Froilan? Kariaga? Ha? Kung ayaw mo ng tulong ng gobyerno na naaabot ninyo at gusto nyo nagmamalaki pa kayo, magpatsupa ka na lang sa Quezon Avenue, sa Quezon City Circle. Hmm? Pwede kitang ipasok bilang macho dancer sa Makisig. Pwede kitang ipasok sa Mankind, sa 960, sa Lakay, sa Hotman, dito sa Baguio, may gay bar dito, pwede kitang ipasok dyan. Kaya lang palalagyan ko yung katawan mo ng medyo laman, ng sex pack. Oo. Sasayaw-sayaw ka lang doon, tapos lalapit na yung mga matron at mga baklang kagaya ko. Ano bang utak meron kayo? Yung sinasabi ninyong kasalanan ni Duterte. Ano ba kasalanan ni Duterte? Si Duterte bang may gawa ng pandemic na to? Ha? Siya ba? Ang trabaho ninyong mga estudyante, mag-aral. Sumunod para matuto kayo ng tamang edukasyon, tamang asal. Ha? Ang akala ko, UP lang ang gagawa, pati pala pamantasan ng Maynila, PUP, Ateneo. Eh sa Ateneo, wala tayong pakialam, pribadong eskwelahan yan. Pero yung mga nag-aaral dyan sa pampublikong eskwelahan, mga university, under ng government, mahiya kayo. Ha?
Huwag niyong araw-arawin ang pagiging tanga ninyo, mga putang ina ninyo. Ha? Magkaroon naman kayo ng delikadesa sa buhay ninyo. Ha? Total, kung may mga member kayong babae na nagiging aktivista, ha? Magpakantot na lang sa Pegasus, sa classmate. Maraming bar dyan sa Quezon Avenue, kundi pumara para kayo ng taxi doon ng mga kotseng dumadaan sa Quezon Avenue. Kunwari, pasahero, yung pala, mag-o-offer kayo ng service. Oo, yun na lang gawin ninyo. Itustos nyo sa pag-aaral ninyo. Di ba? Ilan na bang kabataan ang namatay nang dahil sa kaingingan ninyo? Ha? Ilan na ba? Ha? Naghahanap pa ba kayo ng idadamay ninyo? Ilang kabataan na ang sinira ninyo mga aktivista? Ha? Naturingan matatalino, may pinag-aralan, pero mga bobo naman pala kayo. Ha? Hindi pa kayo nahihiya niyan? Makabayan kayo. Nagmamalasakit kayo sa mahihirap na sinasabi ninyo. Yung mga magulang ninyo na nagpapakapagod, na nagtatrabaho, o mga OFW yung mga magulang ninyo, na nagtsatsaga ng mga ibang bansa para matustusan. Hindi naman lahat ng nag-aaral sa UP, mga may kaya eh. Karamihan dyan, mga eskolar ng bayan, na kung saan ang gagaling ang pondo ng mga yan sa mga kababayan natin OFW, sa mga buwis na binabayaran natin, kaya nagkaroon ng pondo yan. Tapos kanina, nagkaroon ng rally ang liga ng mga magulang, ng mga estudyante ng UP, ng mga university. Itong putang ina na ng konseho ng UP Diliman, hindi nila ina-allow na makapasok sa UP. Hindi daw pwedeng mag-rally daw doon ang mga ganun. Kung hindi ba mga gunggong, sa gusto lang maglabas ng saloobin ng mga magulang sa UP na bakit ina-allowed ang recruitment ng mga NPA ng mga kabataan na nabubulag, bakit pinapayagan yan? Samantalang itong gustong mag-rally kanina sa UP Diliman, hindi nyo pinayagan. Bakit? Iyan mga magulang yan ng mga bata dyan. Dahil baka sapakat kayo? Ha? Kayo ang nasa likod? Ha? Kayo ang nasa likod ng mga pagrarally-rally na yan? Ha? Dahil ginagago ninyo ang mga kabataan? Ha? Ilang buhay pa bang sisirain ninyo? Ha? Tama ang sinabi ng Pangulo. Tanggalan kayo ng pondo. Ha? Ibigay na lang ang pondo na yan doon sa mga nakatira sa kabundukan na mga nagtatanim ng kung anong palay, nagtatanim ng gulay, doon na lang ibuhos. Naggustong makapag-aral, pero itong mga gunggong na to, dapat ito tinutodas. Hindi ba kayo nahihiya? Sa sobrang kapal ng mukha ninyo, paano kaya kung nakapagtapos na kayo? Di last lalo naging tanga kayo, naging may hambog kayo. Ha? Mga hinayupa kayo. Di na lang kayo magpakamatay, mga putang ina ninyo. Mahiya naman kayo. Ha? Marami ng problema ang gobyerno na sasalanta ng Bagyo, sa Cagayan, sa Isabela, sa Bicol. Sasakay pa kayo sa isyo. Sasakay pa kayo sa problema ng gobyerno. Tapos kayo pang may gana na magbanta. Hoy, mga putang ina ninyo, manahimik muna kayo dyan. Hindi ba kayo nahihiya niyan? Problemado ng gobyerno, dagdag pa ano kayo? Ha? Hindi ba kayo nahihiya niyan? Sa sobrang kapal lang pagmumukha ninyo, lahat na lang ata iaasa nyo sa gobyerno. Hindi ba kayo na ano niyan? Ha? Mahirap ba maging estudyante ng UP? Pag naging estudyante ng UP, nagiging tanga? Nagiging tanga? Lalo na itong proilan na to. Putangin ng to, akala mo matalino dahil nakasanglas, nakasalamin pa. Hindi pala lahat na nakasalamin na estudyante ay matalino, yung pala, bobo rin pala na nagpapanggap na matalino. Bugo kang hayop, inutil. Ang inan to. Ito, pakinggan natin to guys. Ay, ito, nakikita po natin na yun. Pakita ko sa inyo, sa mga hindi pa nakapanood dito. Ano ko sa inyo.
Ang tugon naman ng konseho na mag-aaral ng UP Diliman sa bata ni Duterte na ba't hindi lumalaki to? Ayan. Ipalakihan natin. Ayan. Ayan. Diliman sa bata ni Duterte na tanggalan ng pondo ang UP kung itutuloy ang strike namin. Sige, subukan mo. Makikita mo kung gaano ang ilalaki ng mga pagkilos ng mga kabataan dahil in the first place. Kaya kumikilos ngayon ang kabataan, kaya napipilitan na lumaban ng kabataan dahil sa kahirapan sa edukasyon, dahil sa palpak at pahamak na pagtugon ni Duterte sa pandemya, napilitan ang mga paaralan na mag-shift sa online learning ng walang sapat na pondo, walang sapat na paghahanda. Ngayon, dahil sa kahirapan sa edukasyon na ito, nakikita po natin ngayon ang hanay ng kabataan na lumalaban para patalsikin si Duterte dahil nakikita ng kabataan na si Duterte ang ugat ng lahat ng kahirapan na nararanasan namin ngayon sa online classes. Ngayon kung susubukan niyang tanggalin ang pondo ng UP, wala ito mariling ibang epekto kundi ang kilaksan sa pagdaluyong ng kabataan sa mga lansangan upang ipanawagan ang libre edukasyon, ang pondo sa edukasyon. Ngunit alam po natin na hindi ito mangyayari hanggang nakaupo si Duterte, dahil si Duterte, ano ang pinupondohan ni Duterte? Pinupondohan niya bilyon-bilyon ang NTF, LCAR, ang DND, ang pulisya at ang militar na wala nang ibang ginawa kundi i-red tag ang mga kabataan, kundi arestuhin ang mga kabataan, paslangin ang mga kabataan. At nakikita natin ngayon, sa mga nakaraang araw, ano ba ang ginagawa ng kabataang estudyante sa loob ng UP Diliman, naglulunsad ng relief operations para punan ang kapalpakan ng rehimeng Duterte. Anong sabi? Ang sabi ng putang inan to, wala daw pre-education ang gobyerno ni Pangulong Duterte. Nakakalimot na ata ang unggoy na to. Ha? Nakakalimot ka na ata. Kung saan, executive order ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte na lahat ng state university, ha? Lahat ng state university na mga mahihirap na estudyante ay magkaroon ng libreng tuition pay. Sa Duterte administration yan, iho. Ha? Kung medyo bata-bata lang ako, baka nag-apply na ako dyan sa state university na yan eh. Kaso late na tayo sa panahon at oras at sa edad. Ha? Huwag mo kaming gawin mangmang. Ha? Yung sinasabi mo, Froilan Criaga, walang binibigay si Duterte ng pre-tuition pay. Ano yung pinirmahan niya? Ha? Na kung saan pinirmahan niya ang executive order, hindi ko lang matandaan. Pre-tuition pay to, sa lahat ng pamantasan, lahat ng state university under ng government. Ha? Kung saan nagkaroon pa ng issue dyan sa pinirmahan ng Pangulo na inako pa ni Bam Aquino na siya daw ang nasa likod ng ganyan. Oh, ano sinasabi mong walang pinirmahan ang administrasyon? Ah, yung hospital bill, ha? Yung sinasabi ng Pangulo, hospital bill, pag ang mahirap na pasyente, hindi kailangan magkaroon ng deposito. Hindi ba sa administrasyon ni Duterte yan ginawa? Ha? Proilan? Ha? Matalino ka, di ba? Pero bobo ka eh. Ha? Bobo ka. Di ba? Tanga. Hindi ka ba nahihiya niyan? Hmm? Paalala! Hmm? Hindi ka ba nahihiya sa sarili mong yan? Na ganyan ang ginagawa mo? Sasabihin mo, walang ginagawang administrasyon? Nakakahiya naman sa'yo, kaibigan. Hmm? Ang kawawang karubo, ang kasama ko ay baboy. Ako'y iniwanan ng alaga kong aso. Ang kabayo ko ay wala na, ito ay ninakaw na ng isang binata. Silang lahat sa
sana bago tayo kumuda, nasasabihin ng administrasyon na walang ginagawa, mag-check naman kayo. Ha? Tignan nyo na muna kung wala bang ginagawa ang administrasyon ni Duterte. Ha? Masyado na paghahalata eh. Ha? Masyado na paghahalata kayong mga estudyante ng UP Diliman. Una, may lumabas na title, nasaan ang Pangulo, hashtag nasaan ang Pangulo. Pangalawa, nag-ooperate, doon kay Lenny Robredo, wala nang problema doon. Kung tumutulong siya, pumupunta sa mga evacuation center, walang problema doon. Trabaho niya yung bilang public official. Pero ang masama doon sa ginagawa niya, yung sinisiraan niya ang administrasyon ni Duterte, na kung ano-anong kinukuda-kuda niya. Ngayon, biglang lulutang kayo, mga estudyante ng UP na gaganyan ang i-stel-stel ninyo. Hindi ba kayo na, hindi ba nakakapagtaka? Ha? Hindi ba masyadong halatado na kumikilos na kayo? Ha? Hantayin ninyo ang tamang panahon. Tutal, mayigit isang taon na lang ang Pangulo sa Malacanang. 2020 na tayo, December na tayo ngayon. Next year, o next month, ano na tayo? December. Susunod, January. 2021. Ilang month na lang yan. Oh. Matuto kayong maghantay. Ha? Ipakita ninyo sa mga taga-UP na matitino kayo. Ipakita ninyo na edukadong tao kayo. Kung edukado nga kayo. Alam nyo, maraming matitino dyan sa UP na dadamay lang sa mga bugok na katulad ninyo. Magkaroon kayo ng kahihiyan. Ha? Huwag nyong idamay kung ayaw nyo sa administrasyon na to at galit kayo. Huwag nyong hinain yung ibang kabataan ng gustong ng edukasyon, ng gusto ng tamang pag-aaral. Huwag nyong hinain sa kagaguhan ninyo. Ha? Ano ba pinagmamalaki ninyo? Ah. Dahil meron kayong nastaong nasa likod ninyo. Ah, yung bang pinagmamalaki ninyo mga gunggong. Ito, nasaan na yung mga litrato? Kagaya nito. Ilang buhay pa ang sinira ninyo? Ilang buhay pa ang yayariin ninyo? Ha? Ilang buhay pa ang wawasakin ninyo? Mga putres kayo. Ha? Ang dami nyo nang winasak na buhay, na pag-asa ng kabataan. Nang dahil lang sa pagsama-sama nyo sa putang inang komunista. Ha? Ilang buhay pa ang yayariin ninyo? Nasaan na ito? Nagaya nito, gusto nyo ba masundan pa itong pangyayaring to? Ha? Napakasarap sumunod sa gobyerno. Ha? Isipin ninyo, ang ginagawa ng administrasyon ay para sa ikabubuti, hindi naman siguro sa ikakasama natin. Di ba? Nasaan na yun? Parang nawala na yung mga litrato. Ilang buhay pang mawarakin ninyo? Hindi pa kayo nahihiya niyan? Ilang kabataan na estudyante ng UP ang napatay dahil sa walang katuturan na walang kakwenta-kwentang pinaglalaban ninyo? Ano bang gusto ninyong mangyari? Hindi ba yung mga kababaihan na miyembro ng NPA, hinahalay ng mga kumander, hinahalay ng mga malalapit sa kumander? Di ba? Yun bang gusto ninyo? Yung mga kabataan maluglok sa ganyan? Ha? Kung gusto nyo ng ganyan mapasama kayo, huwag na kayong mag-aya ng iba. Kayo-kayo na lang. Ha? Kung gusto nyo mapasiwakal ang buhay nyo, huwag na kayong mag-aya ng ibang kabataan na inosente. Ha? Kayo na lang magpakamatay. Masyadong napaghahalata ng mga tanga kayo eh. Ha? Hindi ba? Hindi pa kayo nahiya niyan? Naturingan kayo iskolar ng bayan. Pero wala sa lugar ang pinaggagawa ninyo. Ano ba pinaglalaban ninyo? Ah, ito na lang, may bayan muna kayo. Nasa Kongreso. Sanlakas, nasa Kongreso. Gabriela, nasa Kongreso. Kabataan, yung kisira Alago. Nasira din ang ulo. Oh, ano ba? Pati ninyo, ipakita sa Kongreso yung inyong boses. Kung talagang may malasakit kayo. Dapat gumagawa kayo ng batas. Total, magkakapartido kayo eh. Di ba? Paano yung mga kabataan na naling lang ninyo, na naloko ninyo, maibabalik nyo ba ang buhay nun? Ha? Na napatay ninyo? Ha? Hindi man kayong pumatay, pero sinama ninyo sa pakikibaka.
na akala ng mga iba dyan, tama ang pinaglalaban. May ibabalik nyo ba yung buhay na sinira nyo? Ha? May ibabalik nyo ba yon, mga gunggong? Ha? Ha? Tapos si maghahaganyan-ganyan kayo, sabihin nyo, administrasyon ni Duterte, diktador. Putang ina, kung diktador ang administrasyon ni Duterte, bakit nakakapag-rally kayo? Kung sinusupi lang karapatan ninyo, eh bakit nakakapag-rally kayo, mga ungas? Ah, kaya nga kayo nakakapag-rally, kaya nga kayo nakakapagsigaw-sigaw sa kalsada, dahil ang ibig sabihin niyan, hindi diktador ang administrasyon na inaakusahan ninyong diktador. Dahil kung ako si Duterte, putang ina ninyo, kada rally ninyo, pagpapaluin ko mga ulo ninyo. I-order ko sa kapulisan niya, pagpapatayin kayo. Yan ang diktador. Pero hindi inuutos ni Duterte yan. Kung ikumpara ninyo, nung panahon ni Gloria Arroyo, ha? Panahon ni Gloria Arroyo, pag nag-rally kayong mga Tagayupe sa Mindiola, anong nangyayari sa inyo? Di ba? Binubuhusan kayo ng tubig? Pinahambalos kayo? Kay Duterte, nangyari ba yan? May nangyari ma siguro, manginan-ngilan lang. Almost lahat ng rally ninyo laban sa administrasyon ni Gloria Arroyo nung araw. Parating paluan, batuhan. Di ba? Tapos sasabihin nyo si Duterte, masyadong sinisikil ang malayang pamamahayag. Mga bugok. Kung sinisikil kayo, eh bakit kayo nakakapag-rally? Tapos ngayon magbabanta ka, sasabihin mo, subukan lang ni Duterte, natanggalan kayo ng pondo, tanggalan kayo ng budget sa UP. Kung di ba naman kay gunggong, di ba? Ngayon sasabihin, kayo pang may dyan ang magaganyan. Mga puki ng ina ninyo. Ang daming gustong kabataan na mag-aral pero hindi nabibigyan ng pag-asa na makapasok dahil sa kasalatan. Ha? Kasi ang gusto nyo kasing mga komunista, ha? Maging mangmang ang mga tao, maging bobo, para madali nyong mabolat, madali nyong marikrot. Yan ang gusto ninyo. Pasok, Atty. Larigadon. Pasok. Yung mga putang inang mga Hindu, mga putang inang mga tang inang, mga putang inang Hindu, mga putang inang nyo. Inyo na mga putang inang nyo. Mga bobo kayo, mga tang inang Hindu kayo, mga putang inang nyo. Ang puso mo, Atty. Larry, ha? Puso mo. Puso ni Atty. Larry na ko, nahiblad na naman si Atty. Larigadon. Diba? Kasi kung sasabihin ninyo, diktador si Duterte, sinisikil ni Duterte ang malayang pamamahayag, simple lang, bakit kayo nakakapagsalita ng ganyan? Bakit kayo nakakapagkilos protesta? Diyan pa mismo sa loob ng UP Diliman. Ang UP Diliman, pag-aari ng gobyerno, pag-aari ng taong bayan, na ang pondo niyan galing sa taong bayan na ibinabayad natin sa buwis na ngayon ay hinuhulog diyan ng pamahalaan. Yan ba ang diktador, mga gago? Ha? Ngayon ko sinasabi mo, Proilan, puro na lang militar ang pinupunduhan. Natural. Sandatahan lakas yan. Hindi naman lahat dyan binubuhos. Kinang ina mo ka. Mga putang inang mga Hindu, mga putang inang mga tang inang, mga putang inang Hindu, mga putang inang nyo. Inyo na mga putang inang nyo. Mga bobo kayo, mga tang inang Hindu kayo, mga putang inang nyo. Mga putang inang nyo. Tara kayo, mga putang inang nyo. Mga hayop na yan eh. Mga bobo! Di ba? Bobo naman talaga kayo. Di ba? Alam nyo doon po sa mga, kung may mga anak ko kayo na nag-aaral pa ngayon sa UP Diliman, na mga hindi nakikisama sa mga ganyang pagkilos, alam nyo po, dapat yung mga matitinong estudyante ng Diliman, bumuo kayo ng grupo na kayo ay tumututol sa mga nangyayari sa loob ng campus. Yung bang pinapayagan yung ganyan, kaya nababangsagan ang Diliman, ang UP Diliman ng mga aktivista dahil sa mga mangingilan-ngilan mga estudyanteng gunggong na yan. Diba? Dapat pinipigilan yan eh. Dapat kinukumukontra dapat ang ibang estudyante na nalalagay kayo sa kahihiyan dahil sa ginagawa ng mga ibang estudyanteng kagaya ninyo. Dapat tumayo kayo at kayo tumututol sa nangyayaring ganyan na hindi nyo pinapayagan yan dahil nalalagay kayo sa alanganin at sa kahihiyan. Di ba? Dapat
may magsalita dyan eh, ng mga estudyante ng UP na tumututol kayo. Huwag niyong hayaan na malagay sa kahihiyan ang inyong pinapasukan na university. Sabi ko nga nung nakaisang araw, nung panahon naman nila Joma Sison, nila Normiswari, hindi naman ganyang kalala ang UP Diliman. Diba? Masakit mang sabihin, karamihan ng kabataan ngayon, mga walang silbi. Karamihan. Mga walang kwenta. Mga bastos karamihan ng kabataan ngayon. Sa panahon mo ngayon, ha? Kung ikumpara nyo yung kapanahonan ng mga 90s at nung 80s, mas disiplinado pa yung mga kabataan. Ikumpara nyo ngayon sa panahon na to. Kung sasabihin, subukan mo tanggalan kami ng pundo. Ang lakas ng loob. Tapos sasabihin, wala daw ginawa si Duterte sa pandemya. Wala daw tinutulong, sabay huhugot ka na kayong mga UP student, nagre-relief kayo ngayon. Alam mo, Froilan, kung ikaw lang at ako, tayong dalawa lang tayo, Froilan, mas marami pa ako na ng tulong. Kung tayong dalawa lang maglalaban, Froilan, kung tayong dalawa lang, mas marami pa ako natulungan kaysa sa'yo. Kaya ako nagawa yun dahil sa mga tulong din ng mga ibang follower ko. Kaya huwag ka magmamalaki, Froilan. Estudyante ka. Wala kang kakayahan na tumulong. Na sinasabi mong nagre-relief kayo, hiningi nyo din ng donasyon na yan. Baka nga mamaya, yung sinasabi mong tulong na binibigay nyo sa mga kababayan natin, pondo rin ng anak bayan. Sa pork barrel din ang galing yan, pera pa rin ng kongreso yan. Taxpayer pa rin ang binagmulan yan. Ha? Kasi kung ikaw lang magmumula, wala ka naman trabaho eh. Parehas lang tayong walang trabaho. Kaya huwag mong ipapamumukha sa sarili mo na tumutulong kayo. Ha? Huwag mo ipapamumukha. Ha? Mag-aral ka nang malaman mo ang katinuan at ang mabuti. Eh sabi ko nga, putang ina ako, hindi ako nag-aral. Pero hindi naman ako ganyang kakitid ng utak na kagaya ng utak mo. Mas may utak pa pala ako sa'yo, Froilan. Hindi ba kayo nahihiya yung mga leche kayo? Mga puki ng ina ninyo? Hindi nila kayo magpakamatay nang mabawasan ang mga taong inutil sa Pilipinas na kagaya ninyo. Nakakahiya. Di ba? Imbes magtulungan tayo, hindi yung nagpapaka-inutil kang putang ina mo ka. Bakbak dito, bakbak doon. Wala ka naman na itutulong. Wala ka naman may pagmamalaki sa administrasyon kaysa sa ibang kababayan natin. Sasabihin mo, subukan lang ni Duterte eh, at aaraw-arawin niyo ang rally sa lansangan hanggang sa mapapagsak si Duterte. Eh di lumabas na rin ang tunay na pake ninyo. Lumutang na rin ang gusto niyong mangyari, napabagsakin talaga si Duterte ang gusto niyong mangyari. Di ba? Tapos sasabihin niyo, hindi na kayo papasok. Putang ina ninyo, sino ba magmumukhang tanga pag hindi kayo pumasok? Kayo! Sino ba malulugi? Gobyerno? Hindi! Sino bang kawawa? Kami? Hindi! Kayo rin! Libre na nga edukasyon ninyo, papasok na lang kayo. Kukontra pa kayo? Mga gunggong, mga puki ng ina ninyo. Uulitin ko guys yung sinabi ko po kanina, bago tayo matapos, yung blunt item ko, na isang official appointed ni Pangulong Duterte na tumanggap ng 4 na milyon. 4 na milyon po. Ha? 4 na milyon peso. Cash. Cash niya po tinanggap. Sino ito? Anong sangay ng gobyerno ang kanyang pinamumunuan? Abangan niyo po next week kung sino po ang tinutukoy ko. Kukumpletuhin ko lamang po ang buong detalye ng usapin tungkol sa isang official na appointed ni Pangulong Duterte na tumanggap ng tumataginting na 4 na milyon peso mula sa isang kontraktor. Abangan niyo po yan next week. Good night everyone! Gusto ko lang naman malaman niyo na ang isip ang tigulong niyo nagtatanong po sa
Ay, magandang gabi nga pala kay Ma'am Maria Pema Duterte. Magandang gabi, ma'am. Ibubulong po nalang sa iyo, ma'am, kung sino ito. Kakilala mo ito, ma'am. Kakilala mo, ang alam ko, kaibigan mo rin ito, ma'am. Eh. Nanonood si Ma'am Maria Pema. Ma'am, promise, papangalanan ko sa iyo ito. Pero hindi ngayon, hindi bukas, next week bago ko i-live ito. Kukumpletahin ko na muna ang Ricardo bago ko ibigay sa iyo ang detalye kung sino ito, ma'am. Alam mo sabihin ko sa... Bye-bye! Good night, everyone!